Hello guys, today is June 16, 2022, Thursday. So meron tayong dalawang kliyente sa araw na to. So ang unang kliyente natin is touch up ng Polynesian tattoo na gawa ng kanyang kasama doon sa barko. Ayos naman yung paggawa pero medyo nawala yung pagka solid black niya, so pina-touch up na ito. And then pinadagdagan niya ng mga konting details ang kanyang Polynesian armband tattoo. Hindi ko na i-video or na i-picture yung finish tattoo niya kasi hindi ko naman ito gawa. Touch up ko lang naman, so pagkatapos nito guys, sa afternoon is may client tayong minimalist tattoo, so sobrang liit lang yung itatattoo niya, heart na minimalist tattoo tapos whiteink. So tapos na tayo dito sa ating armband, dito na tayo sa ating minimalist tattoo. So ang unang pinatattoo niya is isang colored heart na sobrang liit dyan sa kanyang wrist. So by the way guys, so sa mga nanonood dyan na walang idea sa pricing ng tattoo, so kahit gaano pa yan kaliit, so for example dito sa amin yung minimum is 1k na talaga. Yung iba, yung hindi familiar sa pricing ng tattoo is medyo nagre-reklamo at umangal sila sa aming minimum price. Pero ganun talaga, maliit man ng malaki, ganun yung minimum niya. Kasi per setup kasi yung binabayaran nyo, disposable lahat ng mga gamit natin para safety yung ating kliyente. So, kaya kung tulad dito sa kanya, sobrang hit lang niyang pinapatato. Pero yun yung minimum price. So pag medium size na yung tattoo, ibang price na uli yun. So mostly dito medium size is 5k. So sometimes nanghihinayang ako dun sa nagpapatattoo ng maliliit lang na tattoo like minimalist na sobrang liit kasi sayang yung binabayaran nila para sa akin. Kasi and then sometimes may marami pang sobra dun sa ink na ginamit namin na doon sa ink cups. After kasi ng session, itatapo na yun lahat. So sayang, mas maganda ay medium size yung ipapatato nila, or minimalist man is hindi masyadong maliit tulad nitong sa kanya. So sobrang liit lang. Pero ganun talaga yung minimum price, kasi pag bababa kami sa minimum price is medyo lugi na kami sa aming setup, especially if cartridge needles na yung gamit natin. So mas mahal ng konti yung cartridge needles kaysa standard. So ganun yun. Then pagkatapos nito guys, sa kanyang minimalist sa kanyang wrist is isang another minimalist tattoo naman dito. White ink pa guys. So yung white ink, I'm not sure if tatagal yun. So gusto niya white ink kasi ayaw niyang makita ng kanyang partner, kasi parang against or may discrimination yung partner yata niya, or ayaw ng partner niya yata na magpapatattoo sa show. Yun, parang itinatago or kinukubli na yung tattoo niya, sobrang liit, tapos yung isa white ink pa. So ganun. So regarding nun sa pricing natin dito sa Pinas, so actually mas mura pa ngayong tattoo dito kaysa ibang bansa. Kasi naman dito sa atin is hindi pa regulated ng government yung tattoo. So merong mga seminars na under sa DOH noon, pero yung yung regulating body is wala talaga. So hindi pa siya regulated ng government tulad
sa ibang bansa na kino-consider na itong medical profession, kasi pag magtatattoo ka, so dapat meron kang license na same ng isang doktor, so ganun ka-stricto dun sa kanila, so kaya sobrang mahal din sa kanila, mostly per hour yung rate nila, may $100 per hour, so ito sa ating is 5,000 ngayon per hour. So ganun ang presyuhan nila doon. So dito mura na yun, yung 1,000 per minimalist. So sa ibang artist naman is 1,500, meron din na nagre-rate na mga 2,000 or 2,500 ang minimalist tattoo nila. So depende na yun sa skills ng artist, and then depende rin sa kanyang pangalan. So ganun yung pricing natin dito sa Pinas. Kaya most of the OFWs na uwi is dito na sila nagpapatattoo sa Pinas, kasi mahal daw yung tattoo doon sa ibang bansa. So medyo natagalan ako ng konti dito, kahit yan sobrang late lang yung tattoo, kasi yung stencil ko ay sobrang tapit, so natapos na yung tattoo, hindi pa rin natanggal. So kahit ilang beses kong daanan ng tinta, maninag mo pa rin yung kulay blue ng stencil. So yun yung gusto kong mawala, kasi para maganda tingnan yung tattoo. Sobrang kapit talaga ng stencil. Yung ginamit ko kasi dito is yung root. Tested na kasi yun, na sobrang kapit talaga ng root. Ginamit mo siya as a stencil. Ang problema lang dun sa root is sobrang madulas yung design. So dapat mailapat mo ng mabuti para hindi magdoble or mag-smear yung stencil design. So dapat nilapat mo ng mabuti na perfect talaga. Ganun lang. Pero sobrang kapit talaga ng brute na as stencil binder. Tapos na tayo sa minimalist ng Saris. Dito na tayo sa kanyang dibdib, yung minimalist na disenyo na white ink. So, sobrang liit din ito. Tapos white ink pa. So, gagawin na natin ang disenyo ng ito. Honor my food. Let's stay up all night. Let's pretend well. Thank you.
So that's it for today, guys. So kita kits, salamat sa panonood. Bye bye.